Radio station of Skia Broadcasting Center. Magnet FM 107.3. Azan ang radyo mo. Para sa paglilingkod sa bayan, magbibigay ng impormasyon, musika at pambansang balita. Ito ang DXMM 107.3 MHz Magnet FM na maglilingkod sa inyo sa bawat mamamayang Pilipino. Araw-araw para sa nagbabagang balita. Iikutin ang bawat sulok ng ating mamamayan para bantayan ang ating kapaligiran para sa impormasyon at tamang pag-uulat na walang pinapanigan. Para sa patas na balita sa buong bansa, ito ang Media Center na maglilingkod sa bawat Pilipino. Narito ang para sa pambansang balita. Para sa mga mamamayan at para sa makabuluhang balita, walang kinakampihan para itayo ang bandila ng kabutihan. Para sa mga tamang impormasyon at pambansang balita, ito ang Skia Broadcasting Center. Magbibigay ng mga panibagong balita para sa mamamayang Pilipino. Narito ang pambansang balita. Oras sa Bungkapuluan, ganap na pong alas 7:01 ng umaga. Assalamu alaikum, magandang umaga Pilipinas. Sa ulo ng mga pambansang balita, nagbabala ang mga pulis ng Davao laban sa mga pekeng balita ng kidnapping at nakawan. Hinimok na magsampa ng reklamo laban sa pitong guro ang mga biktima ng pang-aabusong sekswal. Sinusuportahan ng minority senator ang reso sa compensation sa mga biktima ng Marawi siege. Nangako si Marcos na pagbutihin ang kondisyon sa trabaho ng mga Pilipinong nurse. Ang mga lokal na magsasaka sa Maguindanao ay nagsanay sa pagtatanim ng kalabasa. Sinabi ng mga commander ng Philippine Army na itaguyod ang kapakanan ng mga tropa. Humigit kumulang 6.9 milyong halaga ng shabu ang nasamsam sa isang drug sting sa Surigao City. BARMM Government makibahagi sa pro-war at ration quota recruitment screening. Ipagpapatuloy ang mahigpit na protocol sa kalusugan ayon sa CHR. Hinimok ni Vice President Sara ang mga Cotabateño na huwag magpabiktima sa mga NPA. Ipinagpatuloy ng korte ang buong on-site na trabaho. 8 Chinese gun runners arestado sa Pasay City. 6 na ASG fighters ang sumuko sa Sulu. Mayor Sultan isinulong ang pagpupulong kasama ang BF, MILF commanders sa bayan ng Pikit. Magandang umaga! Kayo po ay nakikinig sa impila ng Skia Broadcasting Center ng DXMM 107.3 MHz Magnet FM. Sabay rin po tayong napapakinggan sa 90.7 Magnet FM Maramag Bukidnon ang kanilang CEO na si Sir Oven Villapaz at sa 97.7 Chance FM ng Toledo City, Cebu ang kanilang station manager na si Sir John Ray Calunsag at ng 104.3 Wave FM ng Pikit North Cotabato ang kanilang CEO na si Sir Dominador Torquiz Abancal. Araw po tayo ng Biyernes, sa 2 sa buwan ng Setyembre 2022. Para sa ating ulat panahon. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao.
Ang Mindanao ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pagwilan o pagkidlat pagkulog dulot ng localized thunderstorm. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa timog hanggang timog kanluran na may banayad hanggang katamtamang pag-alon ng karagatan. Ang araw ay sumikat alas 5:33 ng umaga at ito naman ay lulubog sa ganap na alas 5:50 ng gabi. Alas 7:04 na ng umaga bilang una sa ating pambansang balita. Nilinaw ng Davao City Police Office nitong Huwebes o kahapon na walang naitalang kaso ng kidnapping o talamak na pagnanakaw sa lungsod kamakailan. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Colonel Alberto Lopez, ang hepe ng DCPO, na ang mga ulat na mga paglukot at talamak ng pagnanakaw sa lungsod na kumakalat sa social media ay hindi totoo at ginawa ng mga walang ingat na mamamayan na nagbahagi ng hindi verified na mga posts sa Facebook sa mga umano'y nawawalang tao. Binanggit ni Lopez ang isang dakas na insidente na nagmula sa usaping pamilya na kumalat sa social media. Samantala, sa iba pang balita, hinimok na magsampa ng reklamo laban sa 7 guro ang mga biktima ng mga pang-aabusong sexual. Sa detalye ng balitang yan, ating pakinggan si kasama ng Magnet Patrol, Rasul Ishak. Inimok ng Department of Education nitong Huwebes ang mga biktima ng umano'y sexual harassment na humarap at magsampa ng kanilang mga reklamo laban sa 7 guro sa Bacoor, Cavite sa hybrid joint press briefing. Sinabi ng DepEd spokesperson Michael Pua na ito ay magpapalakas sa kaso kung mayroon mang laban sa mga akusado na guro. Sinabi ni Pua na ang investigasyon ay nagpapatuloy at ang isang fact-findings report ay nakatakdang isumite sa regional office sa Biyernes para sa karagdagang pagpapasya ng administrative proceedings. Aniya, kapag napatunayang nagkasala, maaaring matanggal sa serbisyo ang 7 guro. Sa kalaunan, ay muling lumitaw ang mga ito sa Twitter na may mga thread kasama ang mga dapat na pag-uusapan kung saan inimbitahan ng mga guro ang mga mag-aaral na makisali sa sex. At iyan ang ulat para sa ating pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Rasul Ishak, nag-uulat. Magandang umaga, Pilipinas. Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol Rasul Ishak sa iyong ulat. Sa Mandala, sinusuportahan ang Minority Senator ang resto ng compensation ng mga biktima ng Marawi Siege. Sa detalye ng balitang yan, ating pakinggan si kasama ang Magnet Patrol, Dan Kadatuan. Ang resolusyon ng Senado na humihimok sa Executive Department na mabilis na subaybayan ang proseso ng kompensasyon para sa mga biktima ng 2017 Marawi Siege ay nakakuha rin ng suporta ng Minority Bloc. Sinabi ni Senator Robin Padilla na ang kanyang Senate Resolution 8 na humihimok sa Office of the Executive Secretary na suriin ang mga nominado na bumubuo sa Marawi Compensation Board o MCB ay nakakuha ng suporta ng minorya na si Senator Risa Hontiveros. Ang resolusyon ay nakakuha ng suporta ng majority bloc matapos tiyakin ni Senate President Juan Miguel Zubiri noong Agosto 15 na unahin o uunahin niya ang usapin. Nagpahayag ng pasasalamat si Padilla kay Zubiri sa pagsuporta sa kanyang hakbang na lumika ng MCB na tutulong sa mga biktima ng Marawi Siege. Sa paghahain ng Senate Resolution 8, ipinunto ni Padilla na marami pang apektado ng Marawi Siege ang hindi pa nakakuha o nakakakuha ng kanilang kompensasyon dahil sa kakulangan ng appropriation. At yan ang ulat para sa ating mga pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol. Den Kadatuan, nag-uulat. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat kasama ng Magnet Patrol at Den Kadatuan sa iyong ulat.
Samantala, nangako si Marcos na pagbutihin ang kondisyon sa trabaho ng mga Pilipinong nurse. Sa detalye ng balitang yan, ating pakinggan si kasama ang Magnet Patrol, Almahdi Saban. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong Huwebes na ang kanyang administrasyon ay nakatuon sa pagtataas ng profile at pagpapabuti ng mga kondisyon sa pagtatrabaho ng mga nurse dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ginawa niya ang pangakong ito sa isang talumpati sa kanyang pagdalo sa 100th anniversary celebration ng Philippine Nurses Association Incorporated sa The Manila Hotel. Inamin ni Marcos na ang kasalukuyang sweldo ng mga nurse dito sa Pilipinas ay kailangang itaas, ngunit binanggit na ang gobyerno ay maaaring walang magamit na pondo upang mabayaran ito. Nabanggit niya na ang kanyang opisina ay palaging bukas sa dialogo upang matugunan ang mga isyu tungkol sa mga nurse at kaalyadong mga profesional sa pangangalagang pangkalusugan. At yan ang ulat para sa ating mga pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan. Magnet Patrol Almahdi Saban nag-ulat. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol Almahdi Saban sa iyong ulat. Alas 7:30 na umaga sa iba pang balita. Ang mga lokal na magsasaka sa Maguindanao ay nagsanay sa pagtatanim ng kalabasa. Sa detalye ng balitang yan, muli ating balikan si kasama ng Magnet Patrol, Rasul Ishak. Mahigit 40 magsasaka ng Bangsamoro mula sa munisipyo ng Barera at Matanog sa Maguindanao ang sumailalim sa pagsasanay sa paggawa ng gulay sa ilalim ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Gender and Development Program noong August 23 hanggang 26. Nakatuon ang nagsabing pagsasanay sa pagtatanim ng kalabasa kung saan nagsilbing resource speaker sina Senior Agriculturist Ramil M. Timpulok at Agriculturist 2 Edris M. Kasabikan. Ibinahagi ng mga resource speaker ang iba't ibang pamamaraan at estratehiya para sa produksyon ng gulay at kung paano mapanatili at protektahan ang mga ito laban sa mga sakit na dulot ng insecticide, ang mga aktwal na demonstrasyon sa site at kung paano gamitin nang tama ang kagamitan ay ginawa din sa panahon ng pagsasanay. Pagkatapos ng pagsasanay, tumanggap ang mga kalahok ng mga buto ng gulay at kagamitan sa pagtatanim. At iyan ang ulat para sa ating pambansang balita mula dito sa ating kinalalagyan. Magnet Patrol Rasul Ishak nag-uulat. Magandang umaga, Pilipinas. Maraming salamat kasama ng Magnet Patrol Rasul Ishak sa iyong ulat. Samantala, sinabi ng mga commander ng Philippine Army na itaguyod ang kapakanan ng mga tropa. Sa detalye ng balitang yan, ating pakinggan si kasama ng Magnet Patrol Eden Magyerna. Inulit ni Philippine Army PA Chief Lieutenant General Romeo Broner Jr. sa mga field at unit commander ang pangangailangan pangalagaan, mabuti at ibigay ang mga pangangailangan ng tropa sa ilalim ng kanilang pamumuno dahil sila ang pinakamalagang asset ng serbisyo. Naganap ito sa ikalawang command conference ng PA para sa 2022 na ginanap noong Miyerkules sa Army Headquarters sa Fort Bonifacio, Metro Manila. Sinabi ng pinuno ng PA na ang mga tulak na ito ay magbibigay daan sa Army na makamit ang tagumpay laban sa natitirang mga komunista at lokal na teroristang grupo sa pagtatapos ng taon at ituloy ang makausayan sa pagpapatakbo. Sinabi ni Broner na ang command conference ay nakatuon sa pagpapaalala sa 110,000 strong Army ng pagpapatakbo ng organisasyon pati na rin ang mga administratibong pagsunod. At yan ang ulat para sa mga pambansang balita mula sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Eden Magerna. Nag-uulat, magandang umaga, Pilipinas!
Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol Eden Magyerna sa iyong ulat. Samantala, inaresto ng mga ahente bilang pagtutuwid, inaresto ng mga ahente ng anti-narcotic ang dapat na suspect o apat na suspect at nasamsam ang humigit kumulang 6.9 milyong halaga ng shabu sa isang drug sting sa Surigao City, sinabi ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Caraga Region PDEA 13 noong Huwebes o kahapon. Sa isang pahayag, sinabi ng PDEA 13 na ikinabit ng bypass sa barangay Mabua, Surigao City noong Miyerkules sina Jason Tumbaga, Ima Grace Jr., Robert Juana Tumbaga at Ruchi Cotamora. Nakuha sa kanila ng motoridad ang 29 na sachet ng shabu at isang 9mm pistol na may 10 bala. Sinabi ng ahensya na si Tumbaga ay dating may bus arrest record sa Barangay Golden Ribbon na dito noong Abril 29, 2016. Samantala, Barm Government makibahagi sa pro-bar at ration quota recruitment screening. Sa detalye ng balitang yan, muli ating balikan si kasama ng Magnet Patrol, Dan Kadatuan. Ilang natukoy na ministries at opisina ng Bangsamoro Government ay sasama sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR sa attrition quota recruitment screening nito simula September 1, 2022 sa isang eksklusibong panayama kay Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Fillmore Calib ng Regional Recruitment and Selection Unit. Ibinahagi niya na ang opisyal na kinatawan mula sa Regional Peace and Order Council o RPOC na pinamumunuan ni Chief Minister Ahud Ibrahim, Ministry of Basic and Higher and Technical Education o MBHTE at ang Ministry of the Interior and Local Government o MILG ay lahat ay hinihikayat na maging bahagi ng Recruitment Screening Committee. Batay sa opisyal na bilang ng mga aplikante, inaasahan ng PROBAR ang mahigit 1,000 kandidato na maglalaban-laban para sa 200 available na attrition quota. Dapat tandaan na ang attrition quota ay iba sa mga slot na inilaan para sa mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF. At yan ang ulat para sa ating mga pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol. Then kadatuan nagulat, magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat kasama ng Magnet Patrol at Dan Kadatuan sa iyong ulat. Alas 7:17 na ng umaga sa iba pang balita, ipagpapatuloy ang mahigpit na protocol sa kalusugan ayon sa CHR. Sa detalye ng balitang yan, muli ating balikan si kasama ng Magnet Patrol, Almahdi Saban. Hinikayat ng Commission on Human Rights nitong Huwebes ang gobyerno at mga negosyo na mananatiling o manatiling nakatuon sa pagpapatupad ng mahigpitan na pamantayan sa kalusugan sa mga industriya habang ang bansa ay gumagaling mula sa pandemya. Sa pagbanggit na ang kaligtasan at kalinisan ay palaging unang linya ng depensa sa paglaban sa mga sakit at pagprotekta sa karapatan ng mga tao sa kalusugan. Binibigyang diin din ng Commission on Human Rights ang kahalagahan ng ligtas na kondisyon sa pagtatrabaho para sa mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, mga manggagawa sa kalinisan, mga empleyado sa industriya ng pagkain at mga tagagawa. Ito ay magagarantiya na ang mga produkto at serbisyo o serbisyong inihahatid sa mga mamimili ay walang pinsala. Ang buwan ng Setyembre ay buwan ng kaligtasan at kalinisan sa kalusugan sa bisa ng Proklamasyon 115, Series 1966. At yan ang ulat para sa ating pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Almahdi Saban. Nagulat, magandang umaga, Pilipinas. Maraming salamat kasama ng Magnet Patrol Almahdi Saban sa iyong ulat. Samantala, hinimok ni Vice President Sara Duterte ang mga Cotabateño na huwag magpabiktima sa mga NPA. Sa detalye ng balitang yan, muli ating balikan si kasama ng Magnet Patrol
iden na magyerna. Hinimog ni Vice President Sara Duterte ang mga kutabatenyo na huwag sumuporta at mabiktima sa mga kasinungalingan ng Komunistang New People's Army o NPA. Sa halip, nanawagan si Duterte na dumalo sa highlight ng Kalibungan Festival dito Huwebes sa mga kutabatenyo na tamasahin ang karanasan ng pagkakaroon ng mapayapang lalawigan. Gayon din, idiniin niya na hindi dapat payagan ng mga taga North Cotabato ang anumang bagay o sinuman na makasira sa kanila. Samantala, pinuri niya si Governor Emilio Talino Mendoza at mga mamamayan ng North Cotabato sa tagumpay ng pagdiriwang ng Kalibungan Festival. Ang pagdiriwang ay kasabay ng pagdiriwang ng ika-108 anniversary ng pagkakatatag ng lalawigan sa parehong araw. At yan ang ulat para sa mga pambansang balita. Mula sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Eden Magerna, nag-uulat, magandang umaga Pilipinas! Maraming salamat kasama ng Magnet Patrol Eden Magyerna sa iyong ulat. Alas 7:20 na umaga at magbabalik ang balita ng pambansa makalipas lamang ang ilang patalastas. Each day, every day, current events and issues concern you. You may see them in many ways, but this is the way we see it. Every Saturday from 9 to 10:30 in the morning with Attorney Dato Michael O. Mastura. We'll be talking about only here on 107.3 MHz Magnet FM. The way we see it. Paring Ray, sanang punta mo? Mukhang nagmamadali ka ata. Oo nga, Mare. Kasi nagka-problema ang traktura ko. Saan ba ako pwedeng makabili ng genuine parts ng mga makina? Kung genuine parts ng mga sasakyan, Paring Ray, Elena Vico Hardware ang sagot niyan. Sila ay may klase-klaseng pyesa ng genuine parts ng automotive supply. Sila din ay may construction supply, electrical supply at marami pang iba. Sige, Mare. Puntahan ko. Saan ba matatagpuan ang Elena Vico Hardware? Ang Elena Vico Hardware ay matatagpuan sa 131 Quezon Avenue, Cotabato City. Or pwede kayong tumawag sa telepono 421-4136 or 421-4548. Elena Vico Hardware, your partner in progress. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! Ang inyong paborito price gas LPG! My home delivery toll-free number na! Just press hashtag 98000 sa inyong PLDT landline, smart, sun, and talk and text phones. Deliver na ang Price Gas LPG right on your doorstep in just 1 hour guaranteed! Pwede rin kayong kumontak using your Globe NTM phones using the following numbers 0966-564-2423 up to 26. Oh, di ba convenient? Remember, hashtag 98000. Kaya basta LPG, Price Gas! Basta Price Gas LPG! Ang pagkakaisa, nagmamamayan ay susi para sa kaunlaran ng ating bayan. Pakinggan ang programang magbibigay impormasyon sa mga bagong proyektong pangkaunlaran at magandang balita mula sa lokal na pamahalaan ng Sultan Kudarat, Maguindanao. Salam, Barangay! Barangay. Kasama si Sultan Mampon Alhaj. Salam, Barangay! Dito sa 107.3 DXMM Magnet FM. Azan ang radyo mo! Ang Salam Barangay ay hatid sa inyo nila Mayor Datu Ahmad Tukaw Mastura Alhaj at Vice Mayor Shamim B. Mastura. Inyong mapakinggan ang Gabay ng Quran mula Lunes hanggang Biyernes alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Hosted by Al-Hafidz Muhammad Sabri Sarinto at Sheikh Saad Delna with Brother Abdul Muhaymin Hakubo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng The Mindanao Dawa Foundation founded by Dato Tukaw Ahmad U. Mastura dito lamang sa himpilan ng 107.3 MHz Magnet FM. Azan ang radyo mo.
Junicia Gurabot, taga-Basag, Tibuli South, Cotabato. 73 years old ako karon. O ang akong tiyan nga grabe dili na gyud makaptan kay porting sakita. O ang akong ulo murag katunga na gyud nga dili gyud mahikap akong buhok. So ning adto ako dili kay sa kay Dr. Fred, nagapa-check up ako. Pagkahibalo ko nga mauna to ang akong sakit, nag-inom dayon ko niadtong Wonder Tonic. Motay akong giinom sos. Mutuo mo sa dili. Basta kay upat ragi kaadlaw, muragi pahid lang yun tanan ng akong sakit. Hangtod karon kaloy sa Diyos. Wa nag yun. Dili ni kayo nga tikal-tikal. Tininood yun ni. Wonder Tonic. Ang akong giyawag sa inyo, ayaw yun mo pagduoto niya ng uban nga muingon. Ugdi si Dr. Fred, dili. Makapaayo sa inyo. Kini sa tinuod lang. Ang tambal ragi yun na Wonder Tonic, mauragi nakapaayo sa ako. Hangtod karon wa nag yun ko'y gibati, bisan kamay. Abdik nag yun ko kayo mula kaw. Wa nag yun, bisan kamay na lang. Junicia Gurabot, taga-Basag, Tibuli, South Cotabato. 73 years old ako karon. Alas 7:25 na ng umaga sa pagpapatuloy ng balita ng pambansa. Para sa ating pangunahing bilihin sa merkado, ating pakinggan si kasama ng Magnet Patrol, Alas Panarigan. Go ahead. Isang magandang umaga. Narito ang update ng presyo sa pamilyang bayan at consumers. Ang alamin natin sa araw na ito ay ang presyo ng mga prutas dahil kumain ka ng prutas, ikaw ay lalakas. Watermelon, 30 per kilo. Avocado, 40 per kilo. Guayabano, 40 per kilo. Pinya, 30 per kilo. Langka, 140 per kilo. Papaya, 20 per kilo. Singkamas, 60 per kilo. Grapes, 250 per kilo. Mangga sibo, 100 per kilo. Bayabas, 45 per kilo. Suha, 30 per kilo. Manggang hilaw, ang piborito ng mga naghilihip, 15 per kilo. Saging na lakatan, 20 per kilo. Saging na tundan, 15 per kilo. Saging na amas, 15 per kilo. Saging na saba, 15 per kilo. Apple large, 35 per kilo. Apple medium, 20 per kilo. Isang pagtutuwid, apple large, 35 kada isa. Apple medium, 20 kada isa. Apple small, 10 kada isa. Orange large, 30 kada isa. Orange medium, 20 kada isa. At ang orange small, 10 kada isa. Yan ang ulat para sa consumers, pamilyang bayan. Mula dito sa aking kinalalagyan. Panarigan nag-ulat. Salam, Bang Samaro. Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol, Alas Panarigan, sa iyong ulat. Samantala sa iba pang balita, ipinagpapatuloy ng korte ang buong on-site na trabaho. Sa detalye ng balita niyan, muli ating balikan si kasama ang Magnet Patrol, Almahdi Saban. Ipinagpatuloy ng mga korte sa buong bansa ang buong on-site na trabaho pagkatapos ng dalawang taong inayos na schedule ng trabaho dulot ng pandemya ng COVID-19. Sa ilalim ng mga alituntunin na inilabas ni Court Administrator Raulo Villanueva, para sa mga korte sa una at ikalawang antas na magkakabisa sa Setyembre 1 o kahapon, ang mga korte at opisina ng hudikatura ay ganap na gumagana at nagpapanatili ng workforce na 100% sa mga regular na oras. Ang mga regular na oras ay ipagpatuloy sa mga korte na pinahihintulutan na ang mga personal na pagsasampa hanggat ang mahigpit na mga protokol sa kalusugan ay sinusunod. At yan ang ulat para sa ating pambansang balita mula dito sa aking ginalalagyan, Magnet Patrol Almahdi Saban. Nagulat, magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol Almahdi Saban sa iyong ulat. Alas 7:28 na ng umaga sa iba pang balita. Walo umanong Chinese gun runner arestado sa Pasay City. Sa detalye ng balita niyan, muli ating balikan si kasama ng Magnet Patrol, Rasul Ishak. Naresto ng mga autoridad ang walong Chinese national na sangkot sa ilegal na pagbibenta ng mga baril at kidnapping sa Pasay City. Sinabi ng Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin Jr. sa isang pahayag, sinabi ni Azurin na limang Chinese national ang naaresto sa entrapment operation ng mga membro ng Criminal Investigation
and Detection Group bandang alas 10:30 ng gabi, Miyerkules, sa isang townhouse unit sa kanto ng 250F Sanchez Street at Pibilanueva Street, Pasay City. Sa isinagawang operasyon, nadakip din ang 3 Chinese national matapos nilang subukang pigilan ang pagdakip sa kanilang mga kababayan sa pamamagitan ng pagharang sa kanilang sasakyan sa driveway at pagkandado ng pinto ng townhouse unit. Narecover mula sa townhouse unit ang isang Colt Defense 5.56mm M4 carbine na nakamount na may sniper scope at silencer, isang Glock 19 9mm pistol, isang caliber 45 pistol, iba't ibang magazine assemblies, ilang live na round ng samot-saring bala, taser, posters, laptop, mobile phone, sari-saring ID card, blank card at iba pang Chinese ATM card. At yan ang ulat para sa ating pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Russell Ishak, nag-uulat. Magandang umaga, Pilipinas. Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol Russell Ishak sa iyong ulat. Samantala, 6 na miyembro ng Extremist Abu Sayyaf Group or ASG ang sumuko sa mga otoridad sa isang lalawigan ng Sulu, sinabi ng isang mataas na opisyales o opisyal ng pulisya kahapon. Ayon kay Colonel Richard Verceles, Area Police Command, Western Mindanao Operation Chief, kinilala ang mga sumuko na sina Samir Badiri Ondali, Edi Anudin Antuyan, Mohmarbi Mauldani Banjin, Satrina Gapal, Walda Meshwari Basir at Sirad Aydaros Jumadil. Dagdag pa ni Verceles na sumuko ang grupo sa 84th Special Action Company ng pulisya bandang alas 11:30 ng umaga noong Webes sa camp, o sa camp Pularyo, Pulasirim Kasim sa barangay Asturias, Hulu, Sulu. Sinabi ni Verceles na ang pagsuko ay pinangasiwaan ng 84SAC, National Intelligence Coordinating Agency at Military Intelligence Group sa pamamagitan ng SAF o SAF Cares Program. Alas 7:32 na ng umaga at bilang panghuli sa ating balitang pambansa, Mayor Sultan isinulong ang pagpupulong kasama ang BIAF at MILF commanders sa bayan ng Pikit. Sa detalye ng balitang yan, ating pakinggan si kasama ng Magnet Patrol, Jis Ali, all the way from Pikit, North Cotabato. Isinulong ngayon ni Pikit Mayor Dato Sumulong K. Sultan ang usaping pang kapayapaan sa bayan ng Pikit at bilang tugon sa naganap na MPOC urgent meeting na naganap nitong Sabado, August 20 sa taong kasalukuyan. Nakisa sa ipinatawag ni Mayor Sumulong K. Sultan ang mga commanders ng BIAF MILF sa isang pulong upang matuldukan ang nagaganap na tensyon sa bayan ng Pikit. Dumalo sa pulong ang matataas na opisyalis ng BIAF MILF na kapalibot sa area of responsibility ng bayan ng Pikit, kasama ni Mayor Sultan sa isa sa pinakamahalagang pulong na ito, sina Brigade Commander Abdul Karim Mangilin at Arnal Nayang Tima ng 129 Base Command at Haji Bayan Abdurrahman at backstop nito na si Sabri Pandita ng 108 Base Command at si Field Guard George Kasim at Muhammad Amulan at Yusuf Manalasal ng 129 Batalyon. Ang naturang pulong ay tinalakay ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Pikit katuwang ang mga dumalong commanders na magtulungan upang makipag-ugnayan sa leader ng 105 Base Command na isa sa naglalabang panig. Mula dito sa The Empire Radio para sa pambansang balita, Empire Patrol, Chase Ali, nag-uulat. Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol, Chase Ali, all the way from Pikit, North Cotabato. Alas 7:33 na ng umaga at yan ang kalipunan ng ating balita ng pambansa, hatid sa inyo ng Elena Vico Hardware at ni Honorable Narciso Ong Queen, Kuyo EK, CPA. Hatid din sa inyo ng Black Rice Magazine Coffee at Wonder Tonic ni Doc Solinap. Ang balitang ito ay hatid din sa inyo ng Asal Cambayo Cup, sponsored by former Mayor Dato Armando Mastura at in CMF Commissioner Dato Ismael Dastin Viloso Mastura.
Alas 7.34 ng umaga at ating balikan sa ulo ng mga pambansang balita. Nagbabala ang mga pulis ng Davao laban sa mga pekeng balita ng kidnapping at nakawarna. Inimok na magsampa ng reklamo laban sa pitong guro ang mga biktima ng pang-aabusong sekswal. Sinusuportahan ng minority senator ang resto ng compensation ng mga biktima ng Marawi siege. Nangako si Marcos na pagbutihin ang kondisyon sa trabaho ng mga Pilipinong nurses. Ang mga lokal na magsasaka sa Maguindanao ay nagsasanay o nagsanay sa pagtatanim ng kalabasa. Sinabi ng mga commander ng Philippine Army na itaguyod ang kapakanan ng mga tropa. Humigit kumulang 6.9 milyong halaga ng shabu ang nasamsam sa isang drug den operation sa Surigao City. BARMM government nakibahagi sa pro-bar attrition quota recruitment screening. Ipagpatuloy ang mahigpit na protocol sa kalusugan ayon sa CHR. Hinimok ni Vice President Sara ang mga Cotabateño na huwag magpabiktima sa mga NPA. Ipinagpatuloy ng korte ang buong on-site na trabaho. 8 umanong Chinese gun runners ang arestado sa Pasay City. 6 na ASG fighters ang sumuko sa Sulu. Mayor K. Sultan isinulong ang pagpupulong kasama ang BF, MILF commander sa bayan ng Pikit. Alas 7.36 na ng umaga, sumayon niyo ang balita ng pambansa. Araw po tayo ng Biyernes, Petsa 2 sa buwan ng Setyembre 2022. Mula dito sa Buluwagang Pambalitaan, ito ang Skia Broadcasting Center DXMM 107.3 MHz Magnet FM. Sa ngalan ng ating mga kasamahan, sa ngalan ng 90.7 Magnet FM, Maramag Bukidnon, ang kanilang CEO na si Sir Roven Villapaz, at sa 97.7 Chance FM ng Toledo City, Cebu, ang kanilang station manager na si Sir John Recalunsag, at ng 104.3 Wave FM ng Pikit North Cotabato, ang kanilang CEO na si Sir Dominador Torquiza Bancal. Sa ngalan din ng aming mga news writers, sa ngalan ng aming mga field reporters, at sa ngalan ng aming CEO President si Attorney Dato Michael Mastura, sa ngalan ng aking technical side, Rusul Ishak, ako po ang inyong nakasama, Ashley Kadir, na nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Municipality of Sultan Kudarat, Maguindanao, Pilipinas. At suma sa inyo ang balitang pambansa sa bawat panig ng ating bansa hanggang sa ibayong dagat. Kami po ay magbibigay ng kaalaman at impormasyon para sa ating mamamayan at bayan kong sinilangan. Ito ang Skia Broadcasting Center, ang inyong himpilan na agapay sa bawat Pilipino. Maraming salamat po sa inyong suporta at pakikinig. Skia Broadcasting Center, ang himpilan para sa taong bayan.